water waste in Bulacan, punong-puno na talaga. There is water impounding. Rainwater. How big? Lava might take 100, 200 hectares. If you want a security problem, sirain niyo po yung hanap buhay po ng lahat ng mga magsasaka sa Candaba. Mag-walk out po kami dito. I think that has happened because napakalakas ng ulan. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan po natin. Medyo nagkainitan itong si Pangulong Marcos at si 4th District Congresswoman Doktora Ana Bundok ng Pampanga. Dahil ang plano po ng ating gobyerno ay mag-imbak ng tubig dito sa Candaba Swamp, i-infound ang tubig para hindi umano magkaroon ng baha, para i-hold muna umano ang tubig na galing sa mga matataas na lugar na bumababa dito sa Pampanga. Dahil kung wala umano ito, ay posibleng magkakabaha ulit. Ang hinahanap ng ating gobyerno ay hindi yung pang-temporaring solusyon. Ang kagustuhan kasi ni Pangulong Marcos ay magkaroon ng pangmatagalang solusyon. Dahil nagkaroon ng matinding baha, dahil nasira nga yung mga dike, which is luma na rin umano, ayon sa DPWH. Ang pinakasolusyon, ayon kay Secretary Babe Singson, ay magkaroon ng infounding, water infounding umano, somewhere dito sa Pampanga. So ang nakita nila ay itong Candaba Swamp, ngunit hindi papayag. Dahil alam nyo ba mga kababayan po natin, na 100 to 200 hectares ang kailangang punduhan ng tubig, which is masasagasaan ang ilang farm ng mga nakatira dito. Napakalawak po mga kababayan po natin, ngunit nakikita umano ng administrasyon ni Pangulong Marcos na ito ang pinakamagandang solusyon, which is hindi papayag nga itong si Congresswoman Dr. Ana Bundok, at hinamon pa itong si Pangulong Marcos na mag-walk out sila kung ipipilit ang kanilang gusto. Pati mga mayor ay hindi rin papayag dahil maapektuhan ang farming na hanap buhay ng mga tauhan doon. Ano nga ba ang solusyon? Ano ngayon ang mangyayari kung hindi papayag ang Congresswoman at ang mga mayor ng Pampanga, lalo-lalo na itong 4th District umano na hawak ni Doktora Ana Bundok ang masasagasaan. Kaugnay sa mainit na diskusyon, pakinggan po natin mga kababayan. Bakit nasira yung slope protection? The slope protection exists precisely to avoid this kind of landslide. Paano nasira? Public Works, please. Answer. Director Tolentino po ng DPWH Region 3. So yung pong mga earth dike, dahil po sa lakas ng mga current ng Pampanga River, nagkaroon siya ng nasira po yung mga old existing dike natin. That's why sa lakas po ng volume na dumating sa Pampanga River, sa lahat po ng mga tributaries natin na na-damage po yung mga luma na, yung lumang-luma na ng mga 10 years ago. Okay, so anong plano? What do we do now? Yeah, don't tell me basta aayusin na naman natin yung dike para masira ulit for the next one. Kailangan na may bagong plano. Mayroon na po. We need a new design. Binabalidate po namin, nakapag-usap po kay Secretary Manny Bonoan, na ang sabi po niya is isasubmit namin sa NDRRMC for the funding purposes. Puro to flood control, earth dike, slope protection, flood control, culvert, dike, shoulder, puro sa ano ito eh. This does not include, how about yung ating what we refer to as lifelines? Lifelines, yung mga kalsada, yung mga tulay. Sir, yung hindi pa ho nakakaikot ng gusto yung public works po natin, sir, for assessment. Kaya for initial assessment pa lang ho to. Underwater pa rin ho yung... Ba't di lumalabas yung tubig? Yeah, of course. Red, yan. Yan. I'm Congresswoman Ana York Bundok. Good morning po and thank you very much po for visiting our province. Malaking bagay po sa amin ito. I am the Congresswoman of the 4th District of Pampanga. I-clarify ko lang po, no, there are 198,000 affected families. I would like to let you know po, everybody in this room, 100,000 po na affected families ay nasa distrito ko. So 50% po of the families that are evacuated. At sa amin, hindi na po in-evacuate kasi hindi na po kaya na evacuation center. Walong bayan po ang naging evacuation center mismo. They all filed po into the
four-story classroom building po or two-story classroom building kasi po yung bahay nila hindi na po makayanan. So right now, baka po ano eh, the water is existing. So tama po yung tanong nyo, bakit po hindi makalabas yung tubig? And I would like to share, no, ang dami ko pong in-interview ng mga tao, this is the worst flood since 1972. I know it's shocking. I know it's nakakabigla. But since the tail dike was breached po in 2012, this is now the worst flood that has happened. Never before po have I seen four towns become a sea. Dagat na po, Makabebe, Masantol, Santo Tomas, San Simon, and Minaling. Ngayon po, the level of rainfall that fell was actually normal. Hindi, I mean, normal rain. Normal bagyo. Hindi po siya abnormally strong na bagyo. So upriver po, yung tubig na pumunta doon, okay lang. Pero sa downriver po, there was mysteriously a new source of water na bigla pong normally the baha sa baba takes days kasi bababa po yung tubig mula sa taas. Sa Santo Tomas po, 2 hours lang po at sa Palit and Minaling, 2 hours lang po, may tubig na. So mysteriously, hindi po galing sa taas yung tubig. There was some new source. And the water was so overwhelming po. And it remains to be overwhelming today that the NLEX was already breached, which has never happened po since bata pa po ako. I have never seen sandbagging or pumping out of water sa NLEX. Ito po talaga ang nakadisrupt po, hindi lang po sa province of Pampanga, but the entire Luzon business, security, safety, ay napinsala po. So our one and only road going to the north, to Metro Manila, ay hindi po nadaanan, and that is the NLEX. We have an alternative road, the MacArthur Highway, na dahil po sa problema, na-crash na po si MacArthur, and nobody can pass there up to this day. Abot kita po yung tubig last Sunday. So, I would like to say that this is probably the worst flood. Not in terms of agriculture po, yung sinabi niyo po, we are very grateful. Kaya lang po, sa taas, where we mostly plant, which is Candaba, San Luis, luckily, maliit lang po yung seedlings. So, wala po masyadong nasirang rice. Though, if you want to give help, okay lang po yun. But to be very honest po, it was not as devastating upstream. Yung downstream po. And today, we still have a lot of water. And kinatatakot ko po sa NLEX. Baka po mag-last po ng weeks to months. And every time it rains, the same thing will happen. So, sana po matulungan niyo po kami. And we are very willing to work with you po. Yeah. Let's first, I'm happy that former Secretary Babe Singson is here because siya talagang pinag-aaralan niya itong takbo ng daloy ng tubig. Siyang gumagawa ng plano para sa ating flood control. Is there a particular reason why the water has collected and has taken so long to dissipate? Good morning, Mr. President. Good morning, everyone. I was just explaining earlier this morning kay former President GMA at saka kay Governor Pineda that really the reason for this is that the whole water system or waterways in Bulacan, punong-puno na talaga. And therefore, the water that comes from Pampanga River hindi makalabas. Because the natural drain of all of the uplands or upstream water, ang pupunta niyan Manila Bay. Okay. So since the waterways in Bulacan, because of the talagang excessive releases of water from both Bustos at Ipo Dam, eh talagang punong-puno yung Bulacan rivers. No? Hindi ho makalabas yung tubig galing Pampanga. So again, as I was proposing, the solution here, the permanent solution, is water impounding upstream. The main reason, Mr. President, why Bulacan River is clogged between Bustos and Ipo, no, ang sinasabi sa amin ng NIA, because we've been meeting with NIA as well, si Administrator Gillian, 100 MLD or volume ng mga Bustos. Yeah. Pero sa Ipo, 700. May wow. Malaking volume na sumusubo between Bustos and Ipo, and this is from Bayabas River. So dapat mag-imbak na doon sa Bayabas, i-retain yung tubig doon, huwag nang i-release habang bumabagyo, para ganoon medyo may carrying capacity po yung Bulacan. At makakalabas naman si Pampanga River water. Now as far as Pampanga, the solution there is water impounding upstream San Antonio Swamp and Candaba Swamp, para ganoon during
disturbances like this, yung excess water capacity of Pampanga, itatabi niyo muna dun sa water impounding, both in San Antonio at Candaba Swamp, and release that when there is already carrying capacity on Pampanga River. Alright mga kababayan po natin, napakaganda po yung plano ni Secretary Bibbs Singson. Ngunit ang planong ito mga kababayan po natin ay may kaakibat na hindi maganda. Dahil mapipirwisyo yung mga farmers ng San Antonio at itong Candaba dahil maghuhukay sila at posibleng i-relocate itong mga nakatira dito. At ayon nga sa mayor ng Candaba, ay nung una pa lang na plano nilang gawa na ito, itong ginawang Candaba Swamp, ay walang konkretong plano na inilatag para sa kanila saan mapupunta ang mga farmers na maapektuhan ang kanilang lupain at ano naman ang alternatibong hanap buhay na ibibigay sa kanila. Kaya nga naman itong si Congresswoman ng 4th District ng Pampanga, si Dr. Ana Bundok, ay hindi papayag at kontra ito kasama ang mga mayor na under sa kanyang distrito. When you speak of impounding the rainwater, how big may mga studies naman po yan. We estimate Candaba might take 100-200 hectares, depende kung gaano kalalim ang huhukayin. Ganon din, mas maliit sa San Antonio Swamp. But ang problema kasi, from San Antonio, napakatarik po nung riverbeds. So dadalhin talaga niyan lahat ng putik and the scouring that happens along the way, sure, eh talagang massive. Putik lahat. If I may, yes, I'm sorry, very, very sorry to interrupt. Secretary Babe Singson, I'm saying this po in front of the Mayor of Candaba at lahat po ng 4 distrito. Hindi po kami papayag sa impounding po sa Candaba Swamp. That is a wrong concept and we are not going to allow that. At dyan po sa Candaba, dyan po nag-umpisa ang Balahak Movement. If you want a security problem, sirain niyo po yung hanap buhay po ng lahat ng mga magsasaka sa Candaba. Mag-walk out po kami dito. Ma'am, excuse me. The total Candaba Swamp is 2,000 hectares. Now, imbis na nababaha yung boom 2,000, like what's happening today? Sir, Candaba Swamp and impounding is not the problem. There are many problems that includes, number one, subsidence for downriver. Number two, I'm sorry? Subsidence for sinking of the land. But that's precisely what he was explaining, is that hindi na napuno na. So, hindi natin, sa downriver sa inyo. Kaya nga hindi na bumababa yung tubig, dahil puno na dito sa baba. Naiimbuto po. This is not something that we're doing intentionally. It is something that has happened because napakalakas ng ulan. Hindi po napakalakas ng ulan because the water in napakalakas ng ulan doon sa taas, kaya bumaba yung tubig. Yes po. But all the right. Water level was instead of arguing about it, what do you suggest? Ito po ang suggestion ko. I will go reasons. Sige na po. Okay, excessive rain. But this is not the largest storm that ever hit Pampanga. Number two po, silting po. The rivers are silted down. Let me focus you a little more clearly. What is your objection to the plan as Mr. Babe Singson has just done? My objection to the plan, Candaba po, is this has been going on for a long what time. What has been going gusto on? Gusto po nila, yung tubig po sa Candaba gagamitin po sa kanilang waterworks. Ngayon po, Candaba is, ito lang ha, food security po ang importante sa Candaba. Hindi po natin pwedeng galawin. And number two, this is private land. Hindi po pwedeng mag-impounding lang po. Okay, so what's the solution? The solution po is to continue dredging, to check po on the flood control plan po of the Bulacan Airport to make sure makalabas po yung tubig. Having supervised and administered all these dredging projects all around the country, they are temporary and exceedingly expensive. Sir, meron po kaming Korean loan that's going to happen. So sana po matuloy po yun. Everywhere that we dredge, bumabalik din eh. Hukay ka ng hukay. Tapos after 6 months, wala pang 6 months, puno na naman. Ang meron po namin is dredging with slope protection. That is the subject of our Korean loan. The siltation does not come from the slope. The siltation comes from upriver. Totoo naman po yun. It's upriver dahil nakalbo na yung mga bundok natin. So bumababa ang topsoil. And kahit na i-dredge mo, bababa pa rin yan. So that's the problem. You cannot continue to dredge.
number one, I will tell you, first, it is a very temporary solution. It lasts for, maganda na yung 4 to 6 months. Tapos magde-dredge ka ulit. Number two, napakamahal gawin. So, we cannot continue to do this as a solution na every season magde-dredge tayo. Malulugi ang buong gobyerno kung yan lang ang gagawin natin. We have to find a long-term solution. Now, the Candaba Swamp is not being proposed to be used as for one thing or another except as an impounding to keep the water up here na hindi bumababa. Hindi naman sisirain yung hanap buhay doon. Eh, swamp na nga eh. Dadagdagan lang ng tubig. So I know you feel strongly about it, but I don't quite understand why. Ito lang po, no, sa Candaba Swamp po, this is very important. Food security po ang Candaba Swamp. The Candaba po, 3 plants, 3 times a year. Pag linagyan niyo po yan ng tubig, dadagdag naman po ang rice import natin. In fact, the 4th District of Pampanga is the only rice-producing region right now in Pampanga. Mag-impound niyo po yung tubig, wala na pong rice dito. Ayaw sa amin. We ask the mayor of Candaba po to let us. So yan po mga kababayan po natin, nakita naman natin yung punto ni Doktora Ana Bundok, yung congresswoman ng 4th District ng Pampanga, which is ayaw niya maapektuhan itong hanap buhay ng mga kababayan po nating farmers. Dahil siyempre kapag nagkaroon nitong tinatawag na Candaba Swamp, yung water infounding ay salawak mga kababayan po natin ng pagpupunduhan umano ng tubig na halos posibleng aabutin ng 100 to 200 hectares. Napakalawak yan para sana sa pagiging gawing farming land, which is sa ngayon talaga ay farming land yan, which is ang kinakatakot niya ay posibleng magkakaroon ng revolution or gulo kapag ipinilit talaga ito ng ating gobyerno. Samantala, ito kasi ang nakikitang long-term solution ng ating administration, which is may tama itong mga namumuno ng Pampanga, ay may tama rin naman yung administrasyon po natin. Kaya sana magkaroon ng maayos na solusyon na kung may maapektuhan, kasi may maapektuhan talaga yan. Kapag nag-upgrade po tayo, kapag may implement po tayo, na ikabubuti ng ating bansa. So of course, may kaakibat yan na risk. Ito yung mawalan nga ng hanap buhay yung mga farmers po natin. Kapag ginawa po yan na infounding water, so hindi na magagamit as farming, which is iniinsist sa ni Congresswoman Ana Bundok na ito umano ang nagpo-produce ngayon ng bigas, pinakamaraming produksyon ng bigas ngayon sa buong distrito ng Pampanga. So ayaw niya rin na umano'y maapektuhan ang farming ng ating mga kababayan. So ngayon, naghahanap ng pinakasolusyon itong si Pangulong Marcos. At hanggang ngayon is under discussion pa rin. Kasi mahirap ito, mga kababayan po natin. Andyan na yung plano, andyan na yung feasibility study, andyan na yung aprobado ni Pangulong Marcos. Kasi ang gusto niya is long-term solution. Pero nakikita nating problema ay itong maapektuhan. Ito yung kanilang hanap buhay, ito na ang kanilang ikinabubuhay at ginagamit pang para sa kanilang mga anak. So ano yung posibleng magiging alternatibong hanap buhay nila kapag gagawin ang plano ng ating administrasyon para magkaroon ng infounding water dito sa Candaba, San Antonio, San Luis, Payabas, so kung saan-saan pa planong ipatayo ng ating administrasyon. Abangan na lang po natin yung magiging update po dito. Basta't malinaw na kontra itong mga taga 4th District ng Pampanga. Maraming salamat.